Okay, hello guys. Nandito tayo para makita ninyo kung paano ba gamitin ang auto photo cut paste. Okay? So, kapag na-install nyo na ito sa inyong mga Android phones, pwede nyo na siyang makita sa home screen ninyo. Hanapin nyo lang yung icon ng auto photo cut paste katulad nito. Okay? So, i-click ko siya para ma-open ang application. Okay, pag na-open siya, makikita ninyo sa taas na bahagi, merong apat na tiles, cut photo, paste photo, my pictures, tsaka go premium. Sa bandang ibaba, may makikita pa kayong ibang recommended applications. No? So, at saka sa taas naman, may mga advertisement dyan. Kasi, free lang yung gagamitin natin. Pero pag nag-go premium kayo, hindi na yan mag-a-appear dyan. Okay, so don't worry kasi kahit naka-free lang tayo, maganda pa rin ang mga features na pwede nating magamit. Okay? So, paano mag-crop ng photo? Pupunta ka sa cut photo, i-click yung tiles na blue. Then, mag-a-appear yung camera, gallery, or video. So, magsaselect ka lang dyan sa kung anong applicable na gagamitin mo. So, since picture yung gagawin natin at meron naman akong picture na nakasave na sa aking albums, sa device ko, so pwede na sa gallery. Pag nag-click mo sa gallery, lalabas yung mga nakasave na mga photos mo. Okay, so pili tayo ng isa. So, ayan, pili ako. Ayan. So, ito na yung napili kong picture. So, kung mapapansin ninyo, may box na nag-a-appear, no? So, yung box na yan is used for cropping. So, kung gusto ninyong liitan pa, no, para ma-zoom in yung inyong photo, or if you want naman, pwede kung wala naman kayo ikakrop, no, kunin yung lahat, lakihan nyo lang yung box. Okay? So, ang goal kasi natin dito, tanggalin natin yung mga excess na background. Okay? Ayan. So, tatanggalin natin yung background by clicking the check mark sa taas. Click mo yan sa taas. Sa right side. Okay? So, ayan na. So, nakarap na siya. Natanggal na yung mga extra background. Now, ang gusto ko naman is, dito sa nakarap kong to, tanggalin na yung mga background niya talaga. As in yung ako na lang. Kasi ang gusto ko, palitan ko yung background. So, pwede natin i-remove yung background by clicking the extract icon. So, makikita to sa baba. No? Kahilera niya yung auto, yung manual, restore, tsaka zoom. So, kikilig natin yung extract. Pag kinlik niyo yung extract, may nakalagay dyan, offset, cut outside, cut inside. Kailan ginagamit ito, no? Yung offset, pag pansinin ninyo, pag gagalawin natin siya, gumagalaw din yung bilog sa taas, yung maliit na bilog na pula. Okay? Kasi yung bilog na pula na yan, dyan yung ididikit yung daliri ninyo kapag gusto natin galawin na yung cursor kapag magse-select na tayo ng object. Okay? So, yon. So, pwede malipat siya ng location. I-click nyo lang kung saan nyo gustong umpisa ang mag-select. Okay? So, dun ko itatapat yung daliri ko. Pag tinapat mo yan, ang gagalaw ay yung bilog na malaki na nasa taas niya. No? So, kung mapapansin nyo, dun ka sa maliit na pulang bilog na click ng daliri mo, pero yung bilog sa taas, yung sumusulat doon sa photo. Ibig sabihin, siya yung nagseselect. So, ginagamit kasi to para hindi matakpan ng daliri natin yung cursor. Kasi pag doon nga naman tayo doon sa mismong cursor hahawak, no? So, ang tendency, matatakpan ng daliri natin yung sineselect nating object. So, medyo mahirap. Hindi natin makikita kung maayos ba na nasa-select yung gusto nating i-select. Okay? So, kapag ka ganyan, bawa, gusto mo, nagkamali ka, ay, hindi pala yan yung aking i-select. So, i-click mo lang, no? Yan, mawawala ulit yung sineselect mo. Okay? So, yan, nag-drawing ako ng bilog, no? So, yung na-select kong bilog na shape, ayan, mapapansin ninyo, na-select na siya. Pag kinlik ko yung cut outside, nabura yung nasa labas ng shape. I-undo natin. Yung undo ay nasa bandang kaliwa sa baba.
bumalik na siya sa dati. Ngayon, mag-select ulit ako ng bilog. Okay? This time naman, i-click naman natin yung cut inside. Okay? So, ano yung nawala? Nawala yung loob. No? Na-erase yung loob ng shape. So, ganun lang yun. So, meron kang dalawang options kung paano matatanggalin yung iyong background. It's either i-select mo yung mismong subject mo, which is ikaw, ako, yan, picture ko, yan, si-select ko siya yung edges niya, iti-trace ko, then, cut outside. No? Pwede yun. Okay? Or, i-select ko yung buong background, cut inside ako. Okay? Just like this one. So, yung background nyo sinilip ko, kaya cut inside. Yung background nyo mawawala. Okay? So, ayan siya. Pag may mga sobra, pwede mo i-select cut inside para mawala. Huwag yung i-cut outside kasi ang mabubura yung labas ng shape na sinilip nyo. So, maging careful lang kayo sa mga edges para malinis pa rin yung ano niya. Malinis pa rin siyang tingnan. No? So, pangit kasi yung mga, may mga sharp edges. Parang mga ngipin. So, doon nahahalat ang edited ang photo. Okay. So, let's say, yan eh. No, polish na siya. Limbawa. Okay. So, proceed na tayo. So, pag ganyan, okay na yung iyong masaya ka na doon sa pagkaka-erase ng background, click mo yung checkmark sa right side. Sa itaas. Okay, then sa baba may makikita kang smooth. So, pag ginalaw nyo yun, nai-smoothen yung edges niya. So, kung medyo nagingipin pa yung ano, no, yung may mga sharp edges ka dyan. So, i-smoothen niya. Okay, pero wag masyado kasi halata ng peke. Okay, then check mark. Makikita ninyo sa options, add background, save in PNG, save in JPEG. Kung ayaw mo palitan ng background, yan lang ang purpose mo, nang tanggalin lang yung background, pwede ka na mag-save in PNG. Uh-huh. Or save in JPEG. Pero kung dadagdagan pang background, may mga ano dito, mga default backgrounds na dito sa application. So, click natin yung add background para makita ninyo. Ayan, so makita ninyo, may mga background pictures na dyan, like yung sunset. No? Pwede kang mamili. Click mo lang yung background. Yan, maglalabas dyan. Maglalabas yung mga examples ng mga background na pwede nyo gamitin. O kaya naman, sa gallery, kung meron ka na halimbawa na ready na dinownload mo or pinawanan mo ng picture at gusto mong i-apply yon doon sa halimbawa ito, pagsasamahin ko yun doon. I-apply mo sa iyong photo, pwede. Okay, so ayan, magkasama na kami ng dog. Okay, so pwede yun. Okay, understood? So, daw, gusto ko dalawa ako. Meron niya na duplicate. So, ayan, dalawa ako. Okay. So, pwede yun. Kapag i-delete mo naman, i-select mo lang, i-delete mo sa taas, meron yung delete icon. Yun. Okay? Gusto mo palitan ng background, hindi ka nasiyahan. Punta ko ulit sa background, palitan mo. Okay? So, ayan. Pili ako ng Pili tayo ng maayos. Okay? So, ayan. Kinukuha na ng liwanag niya. Then, may options dyan. Pwede mong baguhin yung may mga adjustments dyan para sa mismong image, yung contrast, brightness, saturation. So, pwede mong baguhin yan para mag-jive in yung kanyang color doon sa background. Hindi halatang edited, okay? Malesen yung hindi masyadong obvious. Okay. So, now, pwede ka na mag-insert ng sticker. Yes, pwede. No? So, bawal lang yun tayo dito ng
yun, lagyan natin ng ito, fairy. Okay. Then, pwede rin yung text. No? So, meron ka ng options dyan. May font na pwede baguhin. Kulay, pwede rin. Yun nga lang, limited yung kulay na magagamit mo. Pero kung naka-premium ka, marami kang options na pwedeng gamitin. So, let's see. Okay na yan. Hello. Ayan. So, pwede, no? Okay. Pagka okay na, halimbawa, satisfied ka na, pwede ka na, pwede mo na i-save yung photo mo sa taas, may save icon. So, automatic yun, magsisave na siya sa iyong device. At syempre, hindi mawawala, meron dyang advertisement. So, tiyagain nyo na lang, kasi free lang naman yan. Maiksi lang naman yan, within 5 seconds, matatapos agad yun. Then, okay. So, pagbabalik ka sa home, click mo lang yung home sa taas. Kung meron kang gusto ng edit, from the start, mag-edit ka ulit.